Good afternoon, guys. Welcome back sa Kusina ni Meryl. Well, this time I'm going to cook shrimp chicken chop suey para maiba naman ang ating niluluto sa ating kusina dahil hindi na umuulan ngayon. So, iwasan mo natin yung pagluto ng mga mainit at masarap na lutuing may sabaw. This time we're going to cook a pure vegetable ang mga kasama. Siyempre, meron siyang kasamang sahog na ito ang sasahog natin ay itong shrimp. At dalagan din natin siyempre nung kanila chicken bouillon na lang. Ang ating mga preparasyon, ito meron tayong healthy masala, canola oil. Meron din tayong kikuman. Meron din tayong isasama mamaya na oyster sauce. At siyempre, ang mga gulay na isasama natin, isa na itong refolio. Actually, meron tayong napaba cabbage, pero titignan natin kung kakasya pa dahil isa-isa lang yung binili kong mga piraso, pero ang nalaki. Sobra-sobra, kung hindi ko naman ilalagay lahat. Sayang naman, may tatapon lang dahil hindi naman kung mailuluto ko din bukas. At wala akong maisip na other recipe na mapagsasama ng mga gulay na yon. Ayan, inihanda lang muna natin ito. And the other, ingredients ay nandito. Yeah, ito kayang sasama pa natin mga gulay dun sa chop suey natin, sa shrimp chicken bouillon chop suey. Ay, ito meron tayong cauliflower. Guys, tatandaan niya yung cauliflower. Pag medyo na-short kayo sa Valentine ng mga roses, yan, pwede nyo i-substitute yung cauliflower. Check na masisayang ba inyong girlfriend kung luto na sa chop suey ang cauliflower na inalagay nyo. Siyempre, di mawala ang celery. Meron din tayong carrots. At itong ating cauliflower. At meron din tayong bell pepper, sibuyas, at itong ating tinatawag na bawang. Ayan guys, kompleto na. Ang preparation nito, 20 minutes preparation nitong sangkap niya, and another 20 minutes naman para dun sa pagluluto. So, a total of 40 minutes you're going to spend in cooking this chop suey. And I promise you, pagkatapos maluto nito, para kayong pumunta sa fine dining at makikita nyo, super sarap. Sasabihin nyo, wow, hindi ko na pala kailangan pumunta sa fine dining restaurant dahil sa bahay lang pala pwede akong makatikim at makapagluto. At sigurado pang magsasawa kayo sa inyong mga luto. Pag ito ay inyong ginawa, pwede nyo i-modify. It's up to you. Dahil pang ginagawa natin ay yung mga instant cooking na ika nga madalian para ika nga dire-diretso kagad sa ating hapagkainan. Okay guys, don't go away. And in a while, we're going to start cooking ng ating shrimp chicken bouillon chop suey. Okay guys, please bear with me. Guys, ayan, niluto muna natin sa butter yung ating shrimp. Nagagawin pa na, tatanggalin natin yung pinaka-balat niya. At yun ang gagamitin natin pansahog mamaya doon sa ating tinatawag na shrimp chicken bouillon chop suey. Ayan, hintayin na natin ang konti lumamix siya at tatalupan natin. Then, umpisa natin ang paglilisa ng ating chop suey. So guys, bear with me. Huwag mo kaya alis at pakikita ko sa inyo ang gawin natin napakadaling pagluluto. Very instant. Guys, ayan, mag-umpisa na tayo mag-gisa. Naglagay na tayo ng mantika doon sa ating kawali upang mag-umpisa natin pagluluto ng ating chop suey. So, steady lang kayo dyan at umpisa na natin pagluluto. Ayan guys, nilagay na natin ang sibuyas. Susunod natin ang bawang. After that, guys, ilalagay na natin itong ating mga gulay. Unahin natin itong carrots, kasunod itong celery, at saka natin na lalagay yung ating isasahog dun na hipon. Alam mo guys, nakita ko napakainit yung hipon kanina. Hindi ko na tinanggal ang balat. Bahala na pag i-serve na lang, saka na lang natin tatanggalin. Okay?
And guys, sinama na natin yung hipon na pinakasaw niya, yung shrimp. Ayan, susutay lang natin ng konti doon sa sibuyas at doon sa tinatawag natin yung carrots. At isasama na natin itong ating celery na rin. Pero bago natin yan, lalagyan mo natin ng 1/2 cup of water para mailagay natin yung ating buyon at magkaroon siya ng lasa pag nilagay natin ang mga gulay. And guys, nilagay natin yung cauliflower at lalagyan natin sa slow cooking yan bago susunod natin yung broccoli at tatakpan natin itong ating kawali para hindi para makunat yung luto ng ating gulay ay madali lamang doon sa kanyang steam, maluluto siya para mabilis ang ating gagawin. Hindi natin ma-overcook ang ating magulay. Hindi natin lulutuin sa heat ng kalan kundi sa heat ng steam lang nung pagka-cover ng ating pan o ng frying pan o ng ating kawali. Okay, so yan, nilagay natin ang dalawang tablespoon ng kikuman at nilagay na rin natin ng oyster sauce. Ngayon tatakpan na natin yung ating kawali for less than a minute. Guys, ayan na yung ating shrimp chicken bouillon chop suey. Niluluto lang natin yung gulay. Ang nailagay na natin halos lahat ng kanyang mga gulay na kasama. Ang inalagay na lang natin itong repolyo. Hindi natin ilalagay yung napa-cabbage, pero siyempre, hindi mawawala yung aking inilalagay lagi na pampalasa, yung jalapeno. Alam nyo kung bakit ko siya nilalagay ng jalapeno dahil hindi ko na siya nilalagyan ng paminta o black pepper. Yan ang pinaka-pamintang ginagamit ko kasi mas malasa yan pag sumama dun sa pinaka-sabaw niya at humaro dun sa pinaka-luto ng gulay. Ayan guys, nilagay na natin. So, sandali na lamang at iaahon na natin itong ating niluto dahil ayaw natin ma-overcook to. Pero naka-slow cooking lang sa guys. Pinakita ko lang sa inyo at muli natin ibabalik yung pinaka-takip ng ating kawali. Guys, thank you. Ayan na, naluto na ang ating chop suey. Ready na siya. All I have to do is just prepare our kuha ng ating lamesa. At handa na tayo muling maghapunan. Kaya thank you muli guys sa inyong pag-watch at sa inyong pag-suporta dito sa kusina ni Meren. Kahit na paano, ay alam niyo naman ang aking pagluto ay kung paasan lang, base lang sa aking kaalaman dahil tayo nagluluto lang nang hindi sumusunod sa anumang menu. Ginagawa natin ito sa sarili nating paraan. Kaya guys, thank you. But I promise you, kahit ganito ito, napakasarap na ito. It's just like a fine dining cooking. Tiyak na masisiyahan kayo at masasarapan kayo if you gonna join me dito sa aking dinner, ang aking shrimp chicken bouillon chop suey. Thank you guys. At see you again next time. At sa mga hindi pa nakaka-support dito, hindi pa nakaka-subscribe, subscribe kayo upang makita nyo pa ang ating mga ibang lutuin na walang kwenta-kwenta. Okay, guys. Okay. Thank you, guys. Thank you for watching. God bless.